Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me, Mark Combo, ang plant teacher ng Rizal. So for this video, isi-share ko po sa inyo ang kauna-unahang set ng mga halaman na aking pong kinolekta during the pandemic months. For today's video, isi-share ko po sa inyo ang mga halaman, unang set ng halaman na aking pong kinolekta nung magsimula po yung lockdown. At ito nga po yung mga tinatawag natin na snake plants or sansevieria. So why snake plant? It's because number one, madali po itong alagaan. Number two, marami kang mahihingan. Lalo na po yung mga common species or common variety of snake plants. And then number three, mabilis pong magparami or magpa-propagate ng mga ganitong klase ng halaman. Yan po sila. Bago ko po i-flex one by one ang aking mga sansevieria, magbibigay po muna ako ng ilang mga tips kung paano po mag-alaga ng sansevieria. So those tips are based from my personal experience kung paano ko po inalagaan sila. Number one po is the potting mix. Ang mga sansevieria po ay katulad ng cactus and succulents na kung saan doon po mismo sa kanilang mga dahon ay kaya po nilang mag-hold ng tubig. So yung potting mix na ating pong gagamitin must be well-drained. Dapat po hindi po naipunan ng tubig. So ang ginamit ko po na potting mix are, first one is 75% ng pumice. So yung pumice po yung ginagamit para po mabilis ma-drain yung tubig. And then 30% ng loam soil. So ano po ba yung pumice? Ito po yung parang mga maliliit na bato na kung saan pina-flush out po nila yung tubig. Ngayon po kung wala kayong makukuhang pumice, pwede rin naman po yung pinagbistayan ng ng buhangin. Next naman po ay yung ating water requirements. So ang snake plant po ay hindi nangangailangan ng masyadong maraming tubig. In my case po, ang ginawa ko po ay once a week po ako nagdidilig. Pero ang snake plants ay mananatili pong buhay kahit 1 to 2 to 3 weeks po niyang siyang hindi didiligan. And last one is the light requirement. So ang sansevieria po ay pwede sa low light, medium light, and bright light. And pwedeng-pwede din po sila sa full sun. So they can tolerate full sun. And sansevieria is also good for indoor and outdoor. So mag-start po ako mag-identify ng mga snake plants from the smallest to the tallest. And disclaimer lang po, if ever po na mali ang mabanggit ko na ID or pangalan ng snake plants, paki-correct na lang po, paki-comment down sa description box, sa comment section kung ano po yung tamang ID ng halaman na aking binanggit. So the first sansevieria na i-introduce ko ay si Sansevieria Blue Q. So this is the smallest sansevieria on my collection. So kung susukatin natin, nasa at least 2 inches lang po yung kanyang taas. And I don't have any idea kung ito ay tatangkad pa or what. So this one is considered to be as semi-rare since hindi tayo madalas makakakita or makakabili ng ganitong klase ng sansevieria sa mga garden shop. So kung titingnan natin, para siyang yung ulo ng pinya ba. Yan yung kanyang dahon ay makapal at matigas. Next naman ay itong si Sansevieria Francisii. Ayan po. So maliit din po siya. So kung ilalagay ko po as basis ng sukatan, ang aking mga daliri ay naglalaro po siya sa 3 to 5 inches. So this is quite different from other type of snake plants kasi kung titingnan natin, ayan, same goes with Blue Q, pero more likely para siyang yung pinakang corona ng pinya. Ayan po. At ang pangatlo sa aking collection ay itong si Sansevieria Bacularis. So mukha lang po siyang mahaba pero ang kanya pong height or pinakang haba ay naglalaro sa from 4 to 5 inches. So medyo kakaiba po ito sa mga pangkaraniwang sansevieria kasi po ito ay it comes in cylindrical form. So mas maganda po ito sa ibabaw ng table, sa opisina, or sa kwarto nyo kung meron mang table. Next naman po ay itong si Golden Honey Eye. Actually, meron pa po akong ibang na-research na pangalan nito. Minsan po, may nakikita ko Ocean Star or Bird's Nest or Golden Honey Eye yung pangalan niya. Okay, so rosette form po ito and this is an example of a dwarf sansevieria. So hindi na po siya lalaki, ganyan na lang po yung size niya. Tutubo na lang po ng tutubo ang mga bulaklak sa kanyang, hindi po pala bulaklak, yung dahon sa kanyang pinakang center part. So this is the Ocean Star, Golden Honey Eye, or Bird's Nest.
Next naman po ay itong tinatawag na Black Star. So, katulad po ito ng Ocean Star or ni Golden Honey Eye, ang pinagkaiba lang po nila ay mas prominent po yung yellow edges niya. And then, mas dark po yung green part niya. Except for kung bagong dahon niya tumutubo. So, napakaganda po nitong snake plant na ito. Very visible po yung kanyang kulay, yung dark green and yung yellow. So, rosette form din po ito. Next, ang Siberia naman po. Based from post na nakita ko, ang name po nito ay si San Siberia Honey Eye or Bird's Nest. So, compare dun sa nauna natin dalawang dwarf San Siberia, si Black Star at si Ocean Star, plain lang po yung kanyang dahon. Wala po siyang ibang kulay sa pinakang gilid. And then, ito lang po yung makikita natin na pattern sa kanyang dahon. Next naman po ay itong si San Siberia Black Dragon. Or sometimes may nakikita ako, ID niya is Jade San Siberia. So this type of San Siberia is known for its dark colored green na dahon. Especially pag ito ay nag-matured na. So pagka ang kanyang dahon ay bago pa lang, ito medyo light green. Pero pag siya ay nag-mature na, ito yung kanyang magiging kulay. Sobrang dark. So again, this is an example of a dwarf San Siberia in rosette form. Next on my list is this one big lip. So medyo kakaiba po siya sa ibang variety ng San Siberia kasi po napakalapad po ng kanyang dahon. So this is known to be as Masoniana or whale fin. And under my care, ayan, meron na po siyang isang pup. And this San Siberia is the very first plant na binili ko online. Actually, may kasama siyang isa mas malaki. Ayan po yung kamay ko. Oh. So, nabili ko to kay Nathan's Green Planet yata. I don't know. So, ililink ko na lang sa description box together with the Green Nook PH, yung kanilang Facebook page, para if ever na gusto nyong umorder ng mga snake plants, you can contact them. Ayan, so very happy ako with this one kasi after a year, literal na after a year, tsaka lang siya nagkaroon ng bagong anak. So once again, this is the Masoniana, or this are the Masoniana or San Siberia whale fin. Next, San Siberia is one of my favorites. Kasi tingnan nyo naman, oh, ang ganda, diba? At medyo kakaiba siya sa iba pang variety ng San Siberia. So this one, ang nakuha kong pangalan niya, siya ay si San Siberia Bonsel. Tawag din sa kanya ay Starfish San Siberia for a obvious reason. So napakaganda po niya. Ito po ay nabili ko sa malapit na garden shop sa amin kay Ate Christine or sa CK's Garden. Again, ililink ko po yung kanyang Facebook page. If ever na gusto nyo umorder sa kanya, nagsiship po siya ng mga iba't ibang klase ng halaman. So napakaganda po. And under my care, one of the happy moments of a plantito is magkaroon ng panibagong suloy or puff yung kanilang mga inaalagaan. Next on my collection is another dwarf San Siberia. So this is called as the dwarf Laurentii. So kung titingnan natin, parang ito yung common type of San Siberia na madalas nakikita natin. Yes, it is. Kaya lang, this is in dwarf form. So, they are known, or Laurentii are known for their yellow margin at matataas na dahon. So, ito po ay nakuha ko sa isang beach resort sa Cavite. So, nakuha ko ito noong November. So, noong nakuha ko ito, tatlo lang yung dahon niya. 1, 2, and 3. Under my care, ayan na po, tumubo na yung dalawa tatlong dahon sa may pinakang gitna and lumabas yung pinaka matangkad. Next po, punta naman tayo sa aking mga medium-sized San Siberia. Unahin ko na po itong si San Siberia Kirkii or Copper Tone. So compared to other San Siberia, medyo kakaiba po ang kulay ng isang ito. Kung titingnan natin, parang bulok na or parang patay na. Hindi po. Ito po yung talagang kanyang kulay. So medyo parang kulay copper. And this is together with the Masoniana, ito po yung kauna-unahang
halaman na binili ko online. So, Sansevieria kirkii or copper tone, and meron po siyang isang puff na lumalaki na po. Under micro pa rin po syempre. Next Sansevieria is this minsan natatawag siyang moonlight, pero ang tawag po sa kanya or ID niya ay si moonshine. So compared to other Sansevieria, medyo light po yung kanyang kulay, and at the same time meron mga patterns na very light din. And then pag po meron siyang bagong puff or suloy, sobrang puti po niya. And then pag nag-mature, eto na po yung kanyang pinakang form or mature form. Next naman na itong si Silver Siam or Metallica. So this one, nabili ko din po ito online together with the Golden Siam. Kaya lang po, sad to say, si Golden Siam for some unknown reason, siya po ay namatay. So si Silver Siam or si Metallica is quite different from the other type of Sansevieria because of its pattern. So kung titingnan natin, meron siyang guhit-guhit sa kanyang dahon na ang kulay ay silvery. Ayan po, eto pa. And under my care, nung binili ko po ito, eto pa lang po siya, ayan. And then nagkaroon siya ng panibagong suloy. Ito na po yung kanyang bagong anak. Ayan, ito po. Once again, Silver Siam or Metallica. Next naman ay itong si Sansevieria Tripasciata Zeylanica. Ayan po. Yung pattern ng kanyang dahon. And actually, ito pong si Zeylanica, ito po yung original form ng Laurentii pag po siya ay nag-revert. Next naman po ay itong si Futura Robusta. Kung titingnan po natin yung pattern ng kanyang dahon, para lang din po siyang si Zeylanica. Ang pinagkaiba lang po nila, itong si Futura Robusta ay rosette form, meaning pabilog, umuusbong yung kanilang dahon sa may pinakang gitna nila. On the other hand, ito namang si Zeylanica, umuusbong yung kanilang dahon sa labas, sa outer portion. So yun yung kanilang pinagkaiba ni Futura Robusta. Kaya binili ko po ito sa Casey's Garden kay Ate Christine. On my list is this Sansevieria San Remo. Okay? So yung San Remo, makikita natin or makikilala natin ang San Remo by just looking at the edges of this type of Sansevieria. So medyo close po siya, and then nagpo-focus, wavy po yung kanyang edges. Ayan po, rosette form din po, hindi po pala. So ito po ay binigay lang sa akin ni Christine, wavy po niya sa akin, and under my care, nagkaroon po siya ng dalawang suloy, isa, and ito yung kanyang pangalawa. So pwede ko na itong buagin at ilipat sa panibagong pot. Ito naman po nating Sansevieria ay nakalagay sa isang napakagandang paso. So ito po ay binigay sa akin ni Bossing, asawa ni Kabining, nung ako po ay minsan dumalaw sa kanila. Ito po yung itsura ng kanyang paso. So dalawang pinagpatong na baon ng nyog. Hindi lang po ako sure or hindi ko lang po alam kung ano yung variety ng Sansevieria na ito. Next on my collection is this Sansevieria Obritiana, also known as, kung meron tayong father-in-law's tongue, meron naman tayong tinatawag na mother-in-law's tongue. So ayan po, nung binili ko ito, ito po yung kanyang dahon, isa, dalawa. And under my care, meron na po siyang bagong tatlong dahon na sobrang lalaki. So ito po ay binili ko sa Casey's Garden kay Ate Christine. So napakaganda po ng pattern nitong Sansevieria na ito. And napakalapad po ng dahon. Ito yung pinakamalapad. This one. Ito yung kamay ko. Ganyan yung dahon. So this is the Obritiana. And finally, ang pinakamatangkad na snake plant sa ating collection
ay ito pong si Sansevieria bacularis. So ito po ay nasa 5 feet na at ito po ay binigay sa akin ni Kabini at ni Bossing. So dito po ako nagsimulang mangoleksyon ng snake plants. So nang binigay po sa akin ito ay magkasama po itong dalawang ito. So ang ginawa ko na lang po, pinaghiwalay ko and then tinirintas ko po. Yan. Kasi kung hindi natin siya ititirintas o hindi ko siya lalagyan ng tali, maglulungalungay-ngay o maghihiwa-hiwalay po yung kanyang dahon. So ito po yung dahon ng bacularis. Sana nagpo-focus na, no? Ayan. So tumataas po siya ng more than 5 feet. Actually, kasi tangkad ko na nga po ito eh. And yung kanyang dahon ay cylindrical. And under my care, ayan, meron na siyang dalawang tumutubo. So ihihiwalay ko ito. Tsaka isa pa. Ayun, meron pa. So once again, this is the bacularis or Sansevieria bacularis. And syempre pa, matatagpuan sa loob ng aking kwarto ang dalawa sa kauna-unahang Sansevieria na kinolekta ko. Yung una ay si Sansevieria laurentii. Ito yung most common type variety of Sansevieria na pwede nyong hingin sa inyong mga kapitbahay. This one, meron na kami nito sa bakura namin, so inilagay ko na lang siya sa clay pot. And another one, this is the Burmanica. Ito naman ay hiningi ko sa aming school. So naglagay ako ng dalawang paso ng Sansevieria sa loob ng aking kwarto because it is believed that nagpo-purify siya ng air and ina-absorb nito yung mga harmful toxins sa loob ng isang kwarto or contained area. And besides from this one, meron din akong Sansevieria sa ibabaw ng aking table. Once again, this is Sansevieria bacularis na bigay ni Kabining nung ako ay dumalaw sa kanila. So that's it for this video. I'm hoping na meron kayong nakuhang ideas kung paano mag-alaga ng mga Sansevieria or ng snake plants. And if you like this video, please don't forget to subscribe, like, and share. Pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga videos ko pang lalabas. And that's it for this video. Bye-bye!